issues. Noong Abril 2021, President Duterte lifted the 9-year moratorium on granting new mining permits through Executive Number Order 130. Samantala, December 2021, the Department of Environment and Natural Resources also lifted the ban on open pit mining through Department Administrative Order Number 2021-40. Pinuri ito ng mining industry. Samantala, binatikos ito ng mga environment and human rights defenders. Ang aking katanungan, VP Lenny, you are applying to become the President of the Republic of the Philippines. If elected, pagtitibayin mo ba ang desisyong ito o ipapawalang bisa? Ipapawalang bisa ko. Para sa akin, Boy, napakahalaga pagdating sa usapin ng environment na binibigyan at ine-empower yung mga maaapektuhan. Gustong sabihin, binibigyan ng mekanismo yung mga stakeholders na pinapakinggan yung boses nila. Maraming mga mahahalagang batas na kailangang ipasa na. Example lang doon yung land use bill. Kailangan mapasa na yon bilang batas. Dahil yun yung magsasabi, yun yung magpapanukala, alin bang mga lugar dito sa bansa natin ang kailangang ideklara ng mga no mining zones? Pag hindi pa ito napapasa, yung pag-i-issue natin ng mga permits ay hindi matatag yung nagiging basihan nito. Pangalawa, dun sa mga lugar na ipapayag yung mining dahil nakasaad sa Land Use Act na pwede yung gawing mga mineral sites, sisiguraduhin natin na yung makikinabang yung locality. Hindi negosyante, hindi Pilipino, pero yung makikinabang, lalo na yung mga indigenous peoples, dapat sila yung makinabang, dapat pagpapayagan nito, Tito Boy, sisiguraduhin natin na yung boses ng mga maapektuhan ay pinapakinggan. Having said that, maraming mga bagay na sila yung magsa-safeguard. Sila yung magsa-safeguard ng environment. Aasikasuhin natin yung irrationalize natin yung mga iba't ibang mga opisina na walang overlapping ng functions, halimbawa ng DENR, ng MGB, ng Climate Change Commission. Sisiguraduhin natin na klaro yung kanilang mga roles para yung accountability klaro din. Sisiguraduhin natin na kahit sa pagpili ng mga mamumuno sa mga opisinang ito, pinakinggan din natin yung boses ng mga environment advocates. Kasi napakahalaga, Tito Boy, na yung magre-represent sa akin sa cabinet. Siya yung magiging alter ego ko. Siya yung alter ego ng president. Dapat nagkakasundo kami sa paniniwala. And yung paniniwalang yon, yung pinaka-priority natin, ano ba yung makakabuti sa taong bayan? Ano ba yung makakabuti sa bansa natin? Okay. VP Lenny, is this tantamount to saying na ikay para sa total mining ban or ikay naniniwala ba sa sustainable mining? Ako naniniwala ako, Boy, sa sustainable mining. Pero para sa akin kasi, yung sustainability, ma-attain lang natin yon pag meron tayong maayos na mekanismo para yung mga nakatira doon, yung mga taong mangangalaga ay binibigyan natin ng boses. Ngayon kasi... VP, yun ang sinasabi madalas, no? I spoke to some people who are involved in the mining industry. And they would always say na pinangangalagaan naman ay ng mga displaced na IPs, nagbibigay kami ng trabaho, we make sure that we don't pollute the rivers. Nakabaligtaran dahil ito ang reklamo ng mga environmental defenders. Saka ito kasi, Tito Boy, na naabuso. Alam mo, merong requirement sa batas na konsultasyon. Pero yung konsultasyon kadalasan na ginagawa, eto reklamo to. Reklamo to ng mga tao on the ground na lagi nating nakakausap. Ang kanilang reklamo ay parang masyadong superficial yung consultation na ginagawa. At hindi natin to ipapayag. Kaya nga sinasabi ko, ang pinakamahalaga yung mekanismo. Hindi pwede na basta ka lang nagpa-meeting, ayun na. Sisiguraduhin natin na yung tunay na boses ng mga mamamayan, pinapakinggan. Dahil kabahagi... How do you do that? Yung tunay na konsultasyon na yung sinasabi? Kailangan talaga isa batas. When I was in Congress, I was the principal author of the Empowerment Bill. Yung Empowerment Bill, nilalayon niya, magiging mandatory.
hindi lang sa mga local government units, pero sa lahat ng mga government agencies, na magkaroon talaga ng mga people's councils. Na gustong sabihin ito, hindi lang nabasa ka magpapameeting. Pero yung representation sa people's councils, represented yung mga mahalagang stakeholders, and meron silang voting rights. Kabahagi sila mula sa step one. Mula sa planning, hanggang sa implementation, hanggang sa monitoring, hanggang sa evaluation. So ang kapangyarihan ay manggagaling doon sa People's Council na dapat iyon. Dapat kasi sila yung apektado eh. Na ikukonsulta at ikukonsulta ng gobyerno at saka ng mga tao na involved sa mining industry. Saka empower talaga sila. Ang pag sinabi kong empower sila, kailangan bago sila nagdidesisyon, sisiguraduhin natin na naiintindihan nila. But you realize, VP, that meron din mga contributions ang mining industry. Totoo. Sa ekonomiya. And meron talagang mga responsible na mga mining companies. Pero ang sinasabi ko... Dalawang bagay ang alam natin. Una, pinagapa tayo ng pandemyang ito. More than 3 million na ang confirmed cases dito sa ating bansa ayon sa Department of Health. Sa buong mundo naman, sabi ng John Hopkins, COVID-19 dashboard ay 300 million people na. Higit 50 million deaths na ang naitala sa Pilipinas and more than 5 million naman ang buong mundo. Maraming mga Pilipino ang nawala ng trabaho, kabuhayan at mga mahal sa buhay. Marami ang mga nasirang relasyon, mga nasirang plano at pangarap. Yan, alam natin yan. Alam natin yung viciousness noong virus. Pangalawa, alam din natin na ang virus na ito ay napaka-unpredictable. Dito sa dalawang taon, maraming variants na ang ating naririnig. Alpha, beta, gamma, delta, delta plus, omicron. The virus acquires genetic changes. It's another way of saying, nag-mutate ang virus na ito. Paano, kailan, at kung ano ang susunod, nobody knows. Ang tanong, VP Lenny. Given the unpredictability and the viciousness of this virus, kung ikaw halimbawa ang nakaupong presidente, ano ang programa mo sa COVID-19? Ngayong vice president pa lang ako, Boy, nag-launch na kami ng COVID response initiatives. And ngayon, yung ginawa namin, ang pinakasadya lang talaga is to fill in the gaps. Hindi naman namin tumanda to, pero hindi pwede kasi nanonood lang kami. So we shifted from one initiative to another. Nag-umpisa kami sa pag-provide ng PPE sets, sinundan namin ang shuttle buses for frontliners, sumunod yung mga dormitories, hanggang tinulungan na namin yung mga community marts, etc., etc. So it was a series of so many programs. Pero we learned a lot of lessons from that. Ano yung number one lesson? Yung number one lesson, kailangan talaga yung sense of urgency. Kailangan yung sense of urgency sa pag-respond kasi every minute, every second counts. Yung sa amin, Tito Boy, yung aming naramdaman dito sa pag-respond dito, hindi pwedeng gagalaw ka lang pag perpekto mo na yung plano. Hindi eh. Kailangan nandiyan na gumalaw ka na. Pag ako naging pangulo, i-expand ko yon. Pero ako, meron na kasi akong benefit ng science. Meron na akong benefit ng lessons from other countries. Alam natin kung sino mga bansa yung nag-perform better than the others. So dapat matuto na tayo doon. Kami, we have been following all the examples of so many countries na naging maayos yung overall COVID response. And madali na para sa atin kasi meron na eh. Meron na tayong mga modelo. Susundan na lang natin. Pero ang sisiguraduhin ko lang, I will be on top of everything. Pag sinabi kong on top of everything, yung day-to-day na COVID response, ako mismo yung tututok. Sisiguraduhin ko na whole of government, all the agencies, all the local government units are working harmoniously. Kasi yun yung tingin kong naging kakulangan ngayon. Lahat naman may ginagawa, pero kulang ng konduktor. Kaya ang desisyon ng isang opisina, iba yung ginagawa ng iba. Parang sobrang mixed yung messaging, sobrang mixed. Nakita natin na magsasabi ng ganitong desisyon, the following day, babawiin. Eh yun yung nakakadagdag yung anxiety ng tao. Okay. So, you raised two points. I'm sorry, VP Lenny. Una, very, very important points. Number one, marami kang mga leksyon na natutunan, mga modelo mula sa ibang bansa. Can you be more specific kung anong mga leksyon, anong mga modelo ang ating pinag-uusapan?
nung iba-iba yun, Tito Boy. Kasi 2020, ano yung natutunan natin? Yung natutunan natin yung 2020, yung meron talagang mga pillars para sugpuin mo yun. Ano yung pillars? Yung testing, tracing, di ba? Saka yung management ng disease. Doon pa lang, nagkulang na tayo. Ini-insist pa din ang ini-insist natin na hindi tayo magta-test ng marami kasi hindi naman kailangan. Yung contact tracing, 2 years after the pandemic, hindi pa din tayo nakaka-take off ng maayos. Yung mga hospitals natin, 2 years into the pandemic, kulang pa din tayo ng health workers. So sa akin, kailangan itong mga basic premises na to. Alam na natin na ito yung pillars na kinakailangan natin gawin. Do you do testing? Do you do all these things that you're talking about before? Because you don't know what's going to happen. Hindi mo talaga alam kung kailan ang susunod na variant. Do you do this even when there is no surge? Depende. Ang kami talaga ginagawa namin siya kahit nung walang surge. Merong mga communities, kasi kami, boy, merong kaming tracking system sa opisina na tinatrack namin yung lahat ng mga local government units, saan ba mataas yung cases, saan yung ganito, and gusto namin makatulong sa pag-contain. So kahit walang surge, pag nakikita namin na merong lugar na medyo mataas yung cases, nag-offer kami. I only raise that point dahil hindi ka pwede mabigla, dahil alam natin na unpredictable talaga yes. I mean, we know that behavior of the virus. And then you raised another point. I will be on top, you know, of the program, of the management of this virus. Some of your critics may say, isn't that a bit too much of micromanagement? And you might be missing on a lot of things dahil nandun ka masyado sa detalye. Boy, pag panahon ng crisis, kailangan mo mag-micromanage. Kasi buhay ng tao yung nakataya. Ako, since March of 2020, araw-araw, I am on top of all the COVID response operations of the office. At ano yun, ha? Hindi ako namili talaga ng trabaho. Nung kulang kami ng mga tao sa bayanihan ikonsulta, ako mismo nag-duty. Ang nag-duty ako, yung mga unholy hours, para makatulog naman yung aming mga volunteers. Pag swab cab namin, kahit marami nagpa-positive, nandyan ako. Pag vaccinate...